Yes, City, welcome back sa ating panibagong video. At sa video na to, guys, ay manunood or mag-spectate tayo ulit ng mga top 1 global, mga high points, mga pro player na naka-live sa ranked game sa Mobile Legends. At bago tayo magsimula sa ating panonood, guys, ay sana po ay maklik nyo po sana ang like button dyan sa baba. Yan, road to 2,000 likes na tayo, guys. Maraming salamat sa mga magle-like. At kung di ka pa nakasubscribe, lalo ka na. Sana, guys, ay maklik nyo po sana yung subscribe button din sa baba bago tayo magsimula. Maraming salamat, guys, sa mga magla-like ng video na to and subscribe sa video na to. Super thank you. So, wag na natin itong patagalin, Sainty Pam. Simulan na natin itong video. So, punta tayo sa live. Punta tayo sa world's best. Ito tayo, guys. Gozo regrets. Alam ko, Gozo, guys. Di ko alam kung legit Gozo to, yung sila kuya Gozo General. So, siya ay Mythic 3 with, sa RG siya, 7 minutes pa lang. Check natin kung legit ba. Putik, 4,000 points. Malamang legit to, guys. Ito yung clan nila. So, ito si Gozo General. Ah, legit nga, guys. Ito yung points niya na, 14,000 plus, ganun. Okay, so, wag na natin itong patagalin, guys. Balmond gamit sa rank game. Isang member ng Gozo, which is 4,000 points. Kasama to ng 14,000 points na clan leader na sila, si Gozo General. Yan, okay. So, malamang, guys, mga high rank to, mga may check-check pa yung mga pangalan nila. So, Shankor, sakto, guys. So, ang kanyang emblem, guys, ay killing spree. Siyempre, para pag nakapatay, merong extra life. Tapos, retribution. Kasi nga siya ang core, guys. Plus top 10 pa ang kanilang tank, guys. Lahat sila may check pa, so verified. So malamang, guys, mga high points tong mga to. Feel ko nga, guys, mga tig 10,000 ang mga highest points ng mga kakampi nito ni Gozo Regrets at ang kalaban nito ni Gozo Regrets. Maganda to, guys. Yuzong Balmond. Talagang sustain na ng laban. Plus Rafaela pa. Talagang sustain na ng laban dito, guys. So, ayan na, guys. Saktong-sakto tayo. May kills agad. So, 4 minutes into the game, guys. 5-0 lamang dito sila. Kuya Gozo Regrets. Quick item check tayo sa kanyang Balmond. Warrior Boots. Naka-ice retreat pang slow. Tapos rekta agad siya dito. War Axe. With a standing up. 1 kill. 0 death. And 1 assist. Talagang happy new year ang kalaban. Kung ito talaga makakalaban mo. Ang mga clanmates niya, guys, 14,000 points. Sa siya ay 4,000 points. Talagang ito, guys, yung mga hindi na natutulog. Natutulog man, pero yun, nag-ML pa din. So, kumuha siya dito ng turtle, guys. Habang ang kanyang kakampi, guys, ay nagzo-zone dito para hindi nga makontest yung turtle. Pero tingnan nyo, guys, hindi siya nagpapanik na bumalik sa clash. Pero napitas dito ang isa niyang kampi na si Paquito. Pero nag-trade sila, guys, para sa isang objective na turtle. Yan, mas maganda na rin turtle ngayon, guys, kasi may shield na lahat. Yan, may shield na lahat ng makakakuha ng kampe. So, clash dito, guys. So, malapit siya dito, guys. So, tingnan natin gagawin niya. Inuha pa rin niya yung minion wave at second skill. Pak. Talagang kinakain dito ni Lilia, pero Lilia nakapag-ultimate dito. Tumalo dito ang Roger. Pinasok sa Tori. Isang espakak. Grabe yung regen. At, guys, medyo low dito. Hindi siya nakapag-lifesteal. Medyo naipit-ipit siya dito, guys. Pero, that's a 2-4-3 trade pala. So, lamang doon. Ah, okay. Never mind. So, 2-4-4 trade lamang na lamang doon sila, Kuya Gozo Regrets. So, 5 minutes, guys. 9-3 ang score. Alam niya, guys, kung kailan siya papasok. At nung pinalo niya si Lilia, dahil yun, guys, sa killing spree. So, every time na makakapatay si Balmond, talagang magre-regen talaga yung buhay. So, tapos yun ang War Axe. Baka mag-bloodlust to, guys. And back to farming dito si Gozo Regrets. Ang 4,000 points ng Pinas. Plus, kita nyo, guys, iniiwan niya na rin yung buff. Nakita ko rin yun sa mga ibang pro players na hindi nila kailangan talaga intayin para ma-maximize yung farming potential. Yung farming speed. Yan. Yan natin, guys. War Axe na to, guys. So, pasakit na to ng pasakit. So, siya, relax muna siya, guys. Ang mga kaklan nito, guys, 14,000. So, syempre, tas siya 4,000. So, dun pa lang, guys, alam na natin na malalakas talaga ang Gozo. Alam, sikat ang Gozo, guys. So, ito, the 3 is still mag-red, pero hindi naging successful kasi nakapag-red 3. Nag-ikot-ikot na dito sa export, pero back out dito sila Gozo Regrets. Talagang alam niya kung kailan papasok, alam sa hindi, at nakapitas pa dito si Paquito. First 10 kills coming from Gozo, sa team ni Gozo Regrets.
Bibigyan niya na ata guys yung blue buff kay Kimi. Bibigay ba niya? Ganun ang teamwork guys. Pag ako yan, yung Balmon, naku po, kumuha ka ng blue mo. Yun yung teamwork guys sa mga high points. Hindi yung kanya lahat ng buff. Di naman din kailangan masyado ng buff nito ni ano. Uy! What a beautiful retry! Ang ganda nun guys! Ang ganda nung ginawa niyang combo. Very low dito. Kinakal mo siya dito ni Roger. Nakapag first kill out dito. Pakito on the save. At yun, napatay dito ang kanilang angkor ng kalaban. So, ang ganda nung ginawa ni Gozo Regrets dun guys. Kasi sinabay niya yung SS at retry. So, ang nangyari dun guys, parang logically thinking, parang dalawa yung retry niya. Yung SS at retry. So, secured na secure talaga ang turtle dun. So, 7 minutes guys. Binigay niya yung blue sa Kimi kasi parang nga yung sar energy ng Kimi. So, isang magandang mindset din yun guys para sa atin. Na pag hindi mo naman kailangan talaga ng buff, bigay mo na lang sa nangingilangan mong kakampi. At sinaglit lang dun yung walk guys. Sinaglit dun ang Roger with a beautiful ultimate coming from Lolita. Pero wala siya nahuli dito kasi nakapag-passive dun guys. Tingnan nyo naman guys ang ginagawa ni Regrets. Wala siyang paki. Walang tori-tori sa kanya. Pero nakapitas dito si Yuzong guys on the bottom lane. Pero tingnan nyo ginagawa dito ni Gozo Regrets. Objective lang. Pakak! Pakak! War action guys! So mabilis lang mag-push yan. Tinanggal niya na dito agad ang passive dito ni X-Warp. Papasokin ba niya? Hindi niya pinasok. At again, objective na naman. So 8 minutes guys. 14-5. Quick item check. Bloodlust na to. Bloodlust na siya. At rekta siya dominance eyes. Anti-heal kay Rafa, kay Yuzong, sa mga may sustain na kalaban. So ganda ng itemization niya guys. War Axe damage, Bloodlust sustain and damage, dominance eyes. Para tumagal siya sa clash, cooldown at anti-heal. So kunat din kasi yan guys eh. So anong nangyayari dito guys? Yun, lahat nasa kanya. Masakit siya dahil sa War Axe. Matigas siya dahil sa item. So yun, lahat nasa kanya. Tingnan natin guys, on the middle lane, mukhang sabog na naman to si Kimi. Hindi, buhay. Ay, ang ganda na pasok guys! Coming from the backline, low hit lang guys! Pakak, natigoy na dito ng immortality. Tingnan natin, pero meron pa itong passive guys, nakapag-passive pop. Okay, nice, beautiful, executed. Bye! Pakita, pero napitas din dito si Valentina. Ang ganda nung pasok doon ni Gozo Regrets guys. Nasa pistuan talaga yan guys. Hindi lang basta sa item, hindi lang basta pindot sa cellphone. Nasa ano talaga guys kung kailan ka papasok. Yung mga ganong sitwasyon. So tingnan natin guys ha. Hindi talaga tayo binibigo. Actually, compute natin total lahat ng points nito ng Gozo Reg, ng Gozo General. Ay, ng Gozo, Team Gozo. At napatay pa dito. Pero guys ha, nakapag-lord pero nakapitas dito ang kalaban. So not bad. Hindi pa tapos ang ML guys. At meron ng kalaban ng Lilia. Nakakapag, ang ganda rin ng snowball ng Lilia late game guys. So lord is up. Tingnan natin guys. 10 minutes into the game. 15-7 ang score. Hindi pa tapos guys. ML is ML. Pwedeng mabaliktad yan. Tingnan natin guys kung makaka-happy new year. Kung mababaliktad or hindi. Tingnan natin guys, sinecure na niya na yung buff guys kasi ang dami nag- OY! Very low! Hindi siya nag-ulti guys! Nai-slow din kasi siya. So Lord dito guys, susunod ba sila dito? Makakuha ba sila objective? Pero tingnan yung piston dito ni Gozo Regrets. Alam niya na limang kalaban na sa middle lane. So nag-transition siya into the bot lane para ma-push yung bot. Pero tingnan yung nahati ang intention ng kalaban. Nahilo ng kalaban dito guys. Ang lupit na. Dahil dun sa ginawa niya guys na midlife niya yung bot tier 3. Kasi hindi nga nila talaga mapupush yung mid. Pero tingnan nyo guys, in-stop niya dito, pumasok sa loob. Very, very greedy siya dito guys. At medyo napalalim yung onte. Pero very low na lahat ng kalaban na dominant na ano siya guys, na anti-heal. Kung walang anti-heal ang kalaban, tatagal si Gozo Regrets dun guys. At eto na guys, ang kalaban medyo galit na galit. Gustong manakit. So yun guys, medyo napalalim lang ng onti guys. Pero tao lang din naman ang lahat. Hindi naman perfect. 11 minutes guys, ano na ang item niya? Hindi niya tinapos ang dominance eyes guys pala. Nag-black eye shield siya muna dito. Yan, for cooldown rin. Tapos rekta siya, hunter strike. So additional penetration para tumago siya sa armor. Plus movement speed. So ang ganda ng item niya guys. So kung ako magbabalmon, item niya ang gagayahin ko. Ayun, pasakit siya ng pasakit guys. Plus movement speed pa coming from the Hunter Strike. So tingnan natin guys, magwe-wait lord na lang ata to sila Gozo Regrets. Galing-galing niya mag-core guys. Yan, pumasok siya sa apat guys. Wala siyang kinakatakutan dahil nga sa kanyang bloodlust. Boom, sabog. Kalahati ang boy ni Rafaela guys. Kinuha dito red yung blue buff.
very low na lahat ng kalaban. Pumasok din si Paquito and X-Work is down. Pakak! Hindi tamang man nakapag-flick out dito sa Rafaela, pero Rafaela is down. I think this is, guys, double kill coming from Kemi. Grabe. So, ang ginawa dito, guys, core na siya. Tank pa siya. Kasi pansin nyo, guys, siya sa, una siya sa pumapasok. Feel ko composition nila to, guys. Kasi Solita, Lolita, late siya pumapasok para sa ulti. So, ang nangyayari, guys, siya yung unang pumapasok. Core na tank. Putek. Core na tank pa, guys. At tingnan nyo, wala siya pa sa dragon, guys, at sa werewolf. Nakapag first kill out siya, guys. At objective base ng dalawang minion, katapot kaya ba mabuhay. At tinitira-tira tower. Pero nakapag back siya dito, guys. Ayan na, pumasok na si Lolita. Diba, late siya pumasok, guys. Kasi si Regrets yung unang pumapasok. Pakak! Very low na dito si Roger. Ikot-ikot lang, guys. At natapos ang game. Sobrang lupit. Hindi talaga tayo binibigo. Bigyan ng magandang laro, guys, ng isang Gosu. Yan. So, quick item check tayo, guys. Warrior Boots, War Axe, Penetration, Bloodlust for Lifesteal. Tas Dominance Ice, Anti-Heal. Tinapos na niya. And Hunter Strike. Okay? So, shoutout kay Gosu. Actually, di ko alam kung masasearch ko siya. Sige, tingnan natin, guys. Gosu Regrets, Team Gosu. Adba natin, guys. Wag na, no? Masyadong matagal to, guys. Pero ito pa lang, guys. Captain pa na lang, pa lang nila. Nasa 14,000, 15,000 points na yan. So, talagang good morning talaga pagkatapat mo ay isang Gosu Gods. Okay? Kung nagustuhan nyo yung video na to, guys, sana ay huwag nyo po kalimutan i-like yung video natin at road to 5,000. Araw to 2,000 likes na tayo. Maraming salamat. At kung di ko pa nakasubscribe, sana, guys, ay maklik nyo rin po yung subscribe button. Road to 300,000 subscribers na tayo. Happy New Year again, Sainty Fam! Thank you sa mga magsusubscribe. Huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe, guys. Love you all, Sainty Fam. Have a wonderful New Year. Love you all, guys. Bye!